sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sinuportahan ngayon ni OFW Party List Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ang kanyang iniakdang panukala na House Bill No. 6770 na nagsusulong ng electronic o internet registration at pagboto ng mga overseas voters, partikular ang mga OFW. Itinakda ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas para sa unang pagpupulong nito sa ikalawang regular na sesyon ng Kongreso dahil kinikilala nito ang kalagahan ng panukalang batas sa pagpapatibay sa mga pagsisikap na ginagawa ng Commission on Elections o COMELEC sa internet voting para sa 2025 elections. Ang House Bill 6770 ay naglalayon na palawakin ang mga paraan ng pagboto upang isama ang mga electronic ways para sa mga OFW at mga seafarer. Nilalayon itong pahusayin ang mga pamamaraan ng absentee voting na nagbibigay daan sa kanila na magparehistro, tumanggap ng mga balota at bumoto sa elektronikong paraan tulad ng itinakda ng COMELEC habang pinapanatili ang integridad ng boto. Ang OFW Party List, ang COMELEC, ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms at ang mga kaalyadong ahensya tulad ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ay tinatalakay ang patungkol sa overseas voting. Umaasa ang mga ito na sa pamamagitan ng online overseas voting ay makapaghihikayat pa sa aktibong partisipasyon ng mga OFW. Umaasa ang mga ito na sa pamamagitan ng online overseas voting ay makapaghihikayat pa sa aktibong partisipasyon ng mga OFW. Ayon pa sa OFW Party List, ilang beses nang nagsagawa ng pagpupulong para sa panukalang legal scaffolding, ang House Bill No. 6770. Ito ay upang matiyak na transparent, secure at maging mahusay ang proseso ng eleksyon sa pamamagitan ng internet voting para sa mga botante sa ibang bansa. Tinalakay ng komite ang mga iminungkahing pag-amyenda sa panukalang batas, partikular ang proteksyon ng Data Privacy Act at ang posibleng mga teknikal na aberya sa paglipat sa online na pagboto. Ang komite ay magtatakda ng isa pang pulong sa Agosto 9 taong 2023. Nagpapasalamat ang OFW Party List sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamumunuan ni Representative Maximo Dalo para sa pagsulong sa House Bill No. 6770 at sa pagsisikap ng lahat ng stakeholders sa pagboto sa internet.